I do not believe and I do not indulge in negative campaigning. Okay. Sinungaling. And I do not indulge in negative campaigning. Okay. Number one, sinungaling. Ibinasura ng Korte Suprema ang electoral protest si dating Senador Bongbong Marcos laban kay Vice President Lenny Robredo. Ihain ni Marcos ang electoral protest noong June 29, 2016, isang araw bago formal na umupo sa pwesto si Robredo para hingin sa PET na siya ang ideklarang panalo dahil maanomalya raw ang pagkapanalo ni Robredo. Number one, sinungaling. Ang nakuhang boto ni Marcos sa eleksyon 2016, 14,155,344. Habang si Robredo, 14,418,817. Ang lamang ni Robredo, 263,473. Sa kanyang electoral protest, may tinawag si Marcos na tatlong causes of action. Ang una, na kompromiso niya ang automated election system, kaya hindi ito pwedeng pagkatiwalaan sa pagdedeklara kung sino ang nanalo. And I do not indulge in negative campaigning. Okay. Number one, sinungaling. Ibinasura ito ng PET dahil wala itong saysay. Sa pangalawang cause of action, hiniling ni Marcos ang revision of ballots o mano-manong bilangan sa mahigit 36,000 na clustered precincts, kasama ang mahigit 5,000 sa tinukoy ni Marcos na pilot provinces ng Iloilo, Camarines Sur at Negros Oriental. Pero nang matapos ang bilangan, lumaki palalo nang tinatayan 15,000 ang lamang ni Robredo kay Marcos. And I do not indulge in negative campaigning. Okay. Sinungaling? Sa pangatlong cause of action, hiniling ni Marcos na ipawalang bisa ang resulta ng eleksyon sa pagka-vice-presidente sa Maguindanao, Lanao del Sur at Basilan dahil nagkaroon daw ng terorismo, pananakot sa mga botante at pre-shading ng mga balota. Sinungaling? And I do not indulge in negative campaigning. Okay. Number one, sinungaling? Pero sabi ng COMELEC sa PET, walang failure of election sa mga nabanggit na lalawigan. Sinungaling? Sinungaling? Sinungaling?